Ang balyena ay isa sa pinakamalaking isda sa buong mundo. Paano kung lunukin ka ng buo ng balyena? Hey, what's up guys? Welcome sa KTV! Tayong mga Pilipino ay napakahilig natin sa mga bagay na pinaka. Pinakamalaki, pinakamabilis, pinakamaganda, pinakamaliit at mga bagay na pinaka. Pinaka nakakaantig sa paningin ng ating mga mata. Kaya naman, welcome kayo sa KTV! At kung bago pa lang kayo sa channel na ito, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong video. Dito lang sa KTV, your dream is possible. Balik tayo sa usapang mga hayop. Ang mga balyena ay isa sa pinakakilala na pinakamalaking nilalang sa karagatan. Ang pinakamalaking balyena ay ang mga blue whale. Sinasabi na ang kanilang dila pa lamang ay halos kasing bigat ng isang elepante. At ang bunganga naman nila ay kayang-kaya na mag-akupa ng hanggang sa 500 katao. Kaya naman hindi na nakakapagtaka kung sila man ay kinakatakutan ng napakaraming mga tao. At napapaisip na rin kung ano kaya ang mangyayari kapag kakinain ng buo ng balyena ang isang tao. At meron na bang mga tao na kinain ng buo ng balyena? O sadyang sa mga palabas lamang ba talaga natin ito makikita? At kung handa ka na na malaman ang sagot sa mga katanungan na yan, ay umpisahan na natin. Kung totoosin ay hindi madaling isipin kung gaano nga ba kalaki ang isang balyena. Maliban na lamang kung makikita natin sila ng personal. Katulad na lamang ng nabanggit natin sa unahan kanina ay ang mga blue whale ang isa sa pinakamalaking dambuhalang isda sa buong karagatan. Sila ay umaabot sa maksimum na sukat na 110 talampakan. Yan ay katumbas ng tatlong pinagsama-samang malalaking mga bus o katumbas ng isang malaking eroplano. Sa kabilang banda, sa kabila ng pagiging malaki nila ay kilala sila na hindi kumakain ng tao at ni-interest ay hindi nakikitaan sa kanila. Kung meron man tayong dapat nakatakutan na balyena, yan ay walang iba kundi ang mga sperm whale. Ayon sa datos ay may iilang sperm whale ang naulat na kumain na ng tao. Katulad na lamang noong 1981 na kung saan may isang sperm whale ang nagawang kumain na ng tao. Ayon sa mananalaysay, si James Barkley ay naglalayag sa karagatan at kasama niya ang iba pa. Nang may biglang isang balyena ang umatake sa kanilang barko. Matapos mawasak ng balyena ang barko ay kinain nito ng buo si James. Hindi nakaligtas si James sa dambuhalang isda na ito, pero makalipas ang ilang araw ay nagawa namang mahuli ang balyena. At noong hiniwan na nila ang tiyan ng balyena, ay doon nakita nila si James na wala ng malay. Pero maniwala kayo at sa hindi, si James ay buhay pa. Ayon sa mga nakasaksi, si James ay nabulag at nalapnos ang kanyang balat dahil sa asido sa loob ng sikmura ng balyena. Sa paglipas ng maraming panahon, marami pa rin ang mga tao na hindi kumbinsido kung totoo nga ba na nakain si James ng balyena. At marami din ang nagtataka kung nahuli nga ba nila ng ganun kadali ang balyena. Ayon sa mga eksperto, kung totoo man na nakain si James ng balyena, ay ito ang maaari niyang pagdaanan. Ayon sa mga eksperto, ang mga sperm whale ay nagtataglay ng matutulis na mga ngipin na umaabot ang sukat ng hanggang 20 sentimetro. Yan ay kasinlaki ng kutsilyo na kadalasang ginagamit na panghiwa na talaga namang masasabi nating madudurog talaga at mahihiwa ang katawan ni James. Pero kung magagawa man ni James na makaligtas sa matutulis nitong mga ngipin, ay ang susunod niyang destinasyon ay ang lalamunan ng balyena. Ang lalamunan ng balyena ay madilim at madulas. At bukod dito ay hindi rin madali na huminga sa loob dahil sa wala itong oxygen. At sa halip ay purong methane gas ang maaari niyang malanghap. At kung sakali man na makalagpas siya sa lalamunan ay babagsak siya sa isa sa apat na sikmura ng balyena na kung saan dito ay unti-unting tutunawin ng asido ang kanyang katawan habang siya ay nasa masalimuot at madilim na parte ng katawan ng balyena. Ayon sa mga eksperto ay habang nasa sikmura ng balyena ang isang tao ay pwedeng makasalamuha ng mga Piolinism creators katulad na lamang ng mga squid na nagliliwanag sa dilim. Dahil ang mga squid ay isa sa paboritong panlamantyan ng mga balyena. At pagkatapos na madaanan ng tao ang bahaging ito
ay dadaanan niya ang tatlong kasunod pa na sikmura ng balyena. At ang pinakahuli ay sinasabi ng mga eksperto na swerte na lang talaga ng tao kung may matitira pang laman at puto sa kanyang katawan kapag nalunok siya ng balyenang ito. Sa sobrang dami ng asido sa katawan ng balyena ay maaaring malusaw kaagad at ilalabas na lamang ng balyena bilang isang dumi. Kaya sa huli ay palaisipan pa rin sa maraming mga tao ang nangyaring insidente. At malamang sa malamang ay hindi paniniwalaan ang nangyari kay James na nabuhay pa sa loob ng katawan ng balyena. Ikaw, ano ang masasabi mo sa video na ito? Takot ka rin ba sa mga balyena? Comment down below para malaman din namin kung ano ang sagot mo. Hanggang sa muli, see you in my next video. Peace out! Bakit nga ba nakalinya ang lakad ng mga langgam? Balik tayo sa usapang mga insekto. Nakakita ka na ba ng grupo ng mga langgam? Kung mapapansin natin ay ang mga langgam ay naglalakad ng nakahilira o iisang linya lamang. Lahat sila ay gumagalaw at sinusundan ang isa't isa. Ang tanong ay ganito, bakit kaya sila nakalinya sa paglalakad? Ang mga langgam ay isa sa mga nakakapanabik at nakakamanghang uri ng insekto. Sila ay nagtataglay ng pheromones o malakas na amoy sa katawan. Ang pheromones na lumalabas sa kanilang mga katawan ang nagiging silbing guide sa tuwing sila ay naglalakad at naghahanap ng kanilang pagkain. Ito rin ang dahilan kung bakit iisang linya lamang ang kanilang paggalaw, lalo na kapag ka nagdadala sila ng pagkain. Maraming pagkakataon na makakahanap ng iba't ibang source ng pagkain ang mga langgam. Sa ganitong tagpo ay kanilang sinusundan ang langgam na may pinakamalakas na pheromones. Dahil ang may pinakamalakas na pheromones ay nangangahulugang nagmumula sa langgam na nakatagpo ng source ng pagkain na pinakamalapit. Kaya makikita natin na tinutulungan nila ang langgam na nakakita ng malaking pagkain para kanila itong maiuuwi sa kanilang tirahan. Ang kanilang pag-uugali ay talaga namang nakakamangha dahil dito ay nakakapagbigay din sila ng aral sa ating mga tao. Maliban sa kanilang pagiging masipag, kung ating papansinin sila ay naglalakad ng tuloy-tuloy at walang naliligaw ng landas dahil sinusundan nila ang isa't isa. Sila din ay tulong-tulong sa isa't isa para makapag-uwi ng pagkain. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay magandang tularan din nating mga tao. Ang mga langgam ay nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa tuwing sila ay may gagawing hakbang. Sila ay nagtataglay din ng kakaibang lakas. Tama ang narinig mo. Dahil ang mga langgam ay nagtataglay din ng kakaibang lakas. Sila ay may kakayahang magbuhat ng 10 at hanggang sa 50 beses ng kanilang bigat. Ito naman ay nakadepende sa uri ng langgam. Kagaya na lamang ng Asian River Ant.